Patay ang tatlong sundalo habang anim ang sugatan matapos nahulog sa ilog ang kanilang sinasakyang military vehicle sa Prokdusi, Sityo Langag, Andap, New Bataan, Davao de Oro noong Mayo 18 nitong taon. Sa report ng New Bataan PNP, nakilala ang mga biktima na sina PFC Jenor Macacua, si Rinald Balaga at si Ferlan Concepcion. Ang mga nasugatan sa aksidente naman nakilala ang sina First Lieutenant Fidel Castro Jr., Sergeant Michael Arzaga, Corporal Emil Joy Mission, Private Junel Alvarado, CAAGR Bale at CAA Kim Ardell Castro. Parehong mga kasapi ng 25 IB at 10th Infantry Division ng Philippine Army. Ayon sa report ng kapulisan, sakay ang mga sundalo at CAFGO sa kilometer 450 military vehicle para dumalo sa ginanap na groundbreaking ceremony at signing ng inter-local agency partnership sa isang farm-to-market road sa Sitio Bambo at Sitio Boston, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Nawalan umano ng control ang driver ng military vehicle matapos mag-shutdown ang makina nito pagdating sa paangat na daan sa naturang lugar. Dahilan na nahulog ang sasakyan sa ilog. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Mula dito sa Davao de Oro, Judith Naparan Chavez para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.